Isang gabi pa lamang ang nakalipas, personal na tinungo ng Magandang Gabi Pilipinas ang sentro ng naging bakbakan, ang Datu Piang. Bagamat bahagyang balik normal na ang sitwasyon sa lugar, doble higpit ang pagbabantay ng militar matapos ang paglusob. Sa pagpasok sa boundary ng Datu Piang, sasalubong ang mahigpit na military checkpoint. Sa di kalayuan ng naturang checkpoint, matatagpuan ang kampo ng Charlie Company ng 6th Infantry Battalion. Pagbabahagi ng company commander nito na si First Lieutenant Ignacio Gumilab, bago pa man sumapit ang gabi ng pag-atake, batid na nilang may nagbabadyang pagsalakay. Nung umaga po, may mga na-receive kami ng mga text messages na may haras daw po sir, may magsidatingan po ng mga armado sir. Siguro mga BFF, ganun, mga ISIS sir, yung kalaban talaga ng government. Marami kaming na text, pero hindi po namin alam kung saan po yun, kung saan po i-haras niya. Kaya kami, lahat naman ng sundalo sa mga kampo, lahat nakaprepare po yan sir. Hindi kami nagulat. Kami ay nakaready dahil beforehand pa lang we receive information already. Kinumpirma naman ito ni Lieutenant Colonel Charlie Banaag, ang commanding officer ng 6th Infantry Battalion. Dagdag pa nito sa kanilang nakalap na report, nakatakdang salakayin ng mga bandido nang sabay-sabay ang mga patrol bases nila, kaya't naka-full alert ang kanilang hanay. Sa pagbagsak ng dilim noong December 3, hudyat na pala ito ng di malilimutang gabi para sa nananahimik na bayan ng Datu Piang. During that night, nagpapatrol na po ako ng mga armor assets po natin. At ang nangyari nga po, pati yung Magaslong detachment ko, o Magaslong patrol base ko na along the highway, makakaabot na po sila doon. Pagbalik po nila, nagsimula na po ng mga bandang alas 10 ng gabi. Bagamat binalaan ng batalyon ang mga opisyal at residente sa bayan ng Datu Salibo, Datu Saudi Ampatuan, ilang bahagi ng Mama Sapano, Sharif Saidona, at ang Datu Piang sa maaring mangyari anumang oras, hindi nila matiyak noon kung saan ang magiging sentro ng gulo. Kaya't laking gulat ni Datu Piang Mayor Victor Samama, sa kanilang bayan pa lamang gugulo ang BIFF at Daula Islamia. Never na naisip ko na dito mag-deviate, mag-divert sila sa Datu Piang, mismong poblasyon. Kasi ang information na nasagap ko, dalawang detachment sa Pandi, tsaka detachment dito sa dam. All those sa dalawang area na yon, wala sa Datu Piang. Dito po yung galing yung putok nila, sir. Dito po, parang dito sila, sir, ang karamihan, sir. May mga dalawa lang po dyan, dalawa dyan, ganun. Tapos doon na po, palitan. Kaya binabaril? Opo, dito po sa kampo namin, sir. Salungat sa ilang mga naunang ulat sa kampo ng Charlie Company sa bungad ng Datu Piang, unang sumiklab ang panghaharas nang hindi bababa sa 50 miyembro ng BIFF bandang alas 10 ng gabi. Ayon kay Lieutenant Gumilab, nakakalat sa kabilang bahagi ng kalapit na Ligwasan Mars ang mga naturang bandido, bit-bit ang mga high-powered firearms. Dagdag din ang mga militar na nakipagpalitan ng putok sa kalaban kasabay ng pag-aalingaw-ngaw ng putukan ang paulit-ulit na pagsigaw ng mga terorista. Ayon sa kanila, ang mga lumusog, bawang mga bata pa. Baka sa mga tama ng baril sa kampo kung gaano kabangis ang sumalakay na grupo. Ngunit tila nagsisimula pa lamang ang gabing puno ng lagim. Makalipas ang ilang minuto mula ng ginambala ng BIFF ang kampo, umaatikabong putukan na rin ang bumalot sa sentro ng Datu Piang dito sa Barangay Poblacion. Nasa 30 armadong kalalakihan ang walang awang nagpaulan ng bala sa komunidad na ito. Bawang mga Kristiyano ang naninirahan. Magandang gabi, Pilipinas!